Anong device ng long range at metal detector para mahanap ang gold treasure sa Pilipinas? Ako ay si Jasper ng Golden Detector Company dito sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Ang aking papakita sa inyo na device ay ang Viper Long Range Locator at Metal Detector, kung saan ito ay gawa ng Mega Detection Germany, na mayroon bagong technology sa 6 na search system sa iisang device para sa paghanap ng treasure. At ito ay nagbibigay ng accurate na resulta. Itong mga ito ay ang kompletong parts and accessories ng Viper Long Range Locator at Metal Detector na device. So ito ang kanyang main unit. So ang kanyang screen ay colored yan at meron siyang navigation button. So ito naman, dito sa kanyang part na ito ay meron siyang dalawang slot para sa kanyang dalawang antenna recipient. Itong handle ay meron itong trigger button. Meron ito kasamang armrest. So kanyang shaft, so nahaba na at naiklian yan. At itong box na ito ay nasa loob ang kanyang charger at ang kanyang bolt and nuts. So meron itong headphone, IMTU sensor para naman yan sa mga kanyang long range na system. Ito namang connector na to ay para sa VLF system. So meron din siya kasamang dalawang antenna recipient. Ito ang 28cm coil at 36cm coil. So para yan sa VLF system. Meron siyang kasamang battery pack at ito ang kanyang safety bag. At meron siyang user manual. At ang huling-huli ay ang aming Golden Detector Warranty Card. Ang aking papakita ngayon sa inyo ay ang screen ng Viper. So meron siyang iba't ibang klaseng system. Meron siyang auto long range. Sa auto long range, magbibigay ito ng porsyento or percentage ng kanyang na-detect na target. So dito makakapili ka rin ng kanyang distance at yung kanyang depth. So ang distance na ito ay makakapili ka hanggang 3,000 meters. Sa depth naman ay hanggang 50 meters. At ang sumunod naman ay itong control long range locator. So dito makakapili ka by frequency. At pwede kang mamili ng type ng soil. So by frequency pwede kang mamili. Pwede ka rin mag-adjust ng distance hanggang 3,000 meters. At ito naman kanyang depth ay makakapag-adjust ka hanggang 50 meters. So dito naman sa kanyang manual long range locator, makakapili ka ng specific target. So ito yung kanyang mga available. So meron siyang choices dito na bronze, cavity, copper, diamond, gemstones, gold ore, gold treasure, gold veins, iron, platinum, at saka silver. So kung halimbawa ang pinili mo ay gold lang or gold treasure, so gold treasure lang yung hahanapin niya, wala nang iba. So dito, makakapili ka rin kung anong distance ang gusto mo. So hanggang 3,000 meters yon. At ito naman ang depth hanggang 50 meters. So dito naman sa kanyang ionic, yung ionic naman ay magde-detect ito ng kahit anong bakal or metal kabilang doon ang gold. So makapag-adjust ka dito ng gain at ng sensitivity. Pagka nagpula yan at lumalakas yung signal, ibig sabihin malapit sa device yung target. So dito naman sa kanyang bionic, para siyang pareha sa ionic. Ang pagkakaiba lang nila dito kasi kung ano yung unang na-detect niya at nilipat mo siya doon sa ibang direction, so ang i-detect niya ay yung same ng una niyang na-detect. So halimbawa, ito yung nakita mo or na-scan ng na-detect ng detector, itong Viper, gold bracelet yung una niya na-detect. Pagka nilipat mo siya ng ibang location, gold bracelet lang din yung kanyang hahanapin. So ngayon, ang sumunod naman ay itong smart detect. So itong smart detect na to ay VLF technology to, ang kanyang technology. So dito para siyang kumbaga metal detector din siya, nagbibigay ito ng sound kung nakaka-detect siya ng metallic object sa ilalim ng lupa. So ito naman malalaman mo dito kung non-ferrous at ferrous metal lang kanyang na-detect. So pwede kang gumamit ng dalawang coil doon, yung which is yung 28 o kaya yung 36cm na coil. So ito yung kanyang settings. So yan, sa settings niya, meron siyang power saver, pwede mong i-on and off. Date and time, pwede mong i-adjust. Yung security, pwede mo siyang lagyan ng pin o kaya set pin, yan, pwede kang mag-adjust or maglagay. Tapos meron itong reset. Ito yung settings niya, reset settings, factory settings, saka clear na memory. Yung screen naman niya, pwede mo siyang gawing na sleep mode or i-on mo yung sleep mode at makapag-adjust ka ng brightness. Sa languages naman, available naman ito. Ito yung mga available na languages. So usually naman sa atin sa Pilipinas, ginagamit natin is English. So okay na yan, English na yan. Tapos dito naman, sa sound, meron siyang adjustment ng general volume, keypad volume, tsaka scan volume.
At sa information naman niya, makikita mo meron siyang QR code, device version, software version, model, at yung kanyang serial number. So makita niyo sa baba, made in Germany. Para sa inyong mga katanungan, maaari niyo akong kontakin sa aking company number. Available dyan ang WhatsApp, Viber, tsaka Botim.